Good morning. Share ko lang itong tanim namin ng buyo. Ginagamit siya sa panganganga. Mag-harvest kasi kami ngayon dahil medyo kumakapal na siya. Ang gusto kasi ng buyo, ayaw niya na masyadong ano, malilim. Tingnan mo, nagkakasakit siya pag masyado na siyang ano. Hindi naman ako gumagamit ng mga treated na ano dito, chemical, dahil direkta ginagamit sa pagnguya. So minsan ini-sprayan ko siya ng neem. Meron lang kasi kaming neem oil na nasisira siya. Tsaka gusto rin na itong buyo, pinupruning siya. Ayan. Piso, isang dahon. Ito lahat na buyo ko, ano to, 80 na puno lahat siya. Pero ang target ko nito is 100. Medyo may kaliitan lang yung space dahil nandito to sa ano namin, sa pinaka rooftop kunwari. Sa taas ko lang nilagay. Tsaka nilagyan ko siya ng ano, parang partially shaded net na ano, 60% lang shaded. Para ginawa ko na rin siyang nursery the same time. So, yun lang, sunod na pag-usapan natin kung paano magtanim ng tama ng buyo. Kasi yung iba nito medyo maselan, hindi tumutubo. Yung iba naman, madali lang daw yung pagpapatubo. So, sa ngayon, harvest muna tayo. Sigrigit lang natin yung medyo maliit tsaka yung malalaki dahil iba yung price ng malaki tsaka yung maliit. Kung napapansin nyo, pag ganitong direction yung tatanim yung buyo matigas, mag-green, tsaka maganda siya. Tsaka sa lahat, tikom to siya, tikom. First class na buyo. Tikom. Dito sa Waray, tikom. Ewan ko sa ibang lugar kung anong pangalan. So, yun lang muna mga kampalaya. Ano lang to, share. Bye-bye.